Magandang araw mga bata! Ngayon ay tatalakayin natin ang panibagong aralin tungkol sa pamilya. Pinahahalagahan ko ang aking pamilya. Sa araw na ito, tatalakayin natin kung paano nga ba natin pinapahalagahan o papahalagahan ang ating pamilya. Handa na ba kayong makinig? Mahusay! Ang isang pamilya ay nagiging katangi-tangi kung ang mga kasapi nito ay may mabubuting pag-uugali. So, tunay nga na katangi-tangi ang isang pamilya kung ang bawat kasapi nito ay nagtutulungan o may mga mabubuting pag-uugali. So, kayo ba sa inyong pamilya ay may mabubuting ugali? Kayo ba ay nagtutulungan? Okay, pinapakita nyo ba ang pagmamahal sa bawat isa? Mahusay. So, dahil sa mabuting ugali ng mga kasapi ng iyong pamilya, dapat mo itong ipagmalaki at ipagpasalamat. Ayan, so kung ang inyong pamilya ay nagpapakita ng kabutihan o pagiging mabuti, ayan, kung kayo ay mayroong nanay, tatay, at mga kapatid na tunay nga na mabubuti ang ugali, dapat natin silang ipagmalaki at ipagpasalamat. Intindihan po? So, sino dito ang may kuya na napakabait? Ayan. Ang galing naman. So, very good lahat ng bata na nagsasabi na sila ay sumusunod kay nanay at tatay. So, dapat natin ipagpasalamat at ipagmalaki at dapat patuloy natin gagawin ang mga ganitong pag-uugali. Ano-ano ang magagandang katangian o ugali ng mga kasapi ng iyong pamilya? Sige nga, magbigay nga ng isang magandang katangian o ugali ng mga kasapi ng iyong pamilya. Okay, so maaaring mapagbigay. Ibig sabihin, ikaw ay hindi madamot, nagbibigay ka sa iyong nanay, sa kuya, at pata na rin sa kaibigan o sa kapitbahay. Hindi ba? Okay. So, pagiging matulungin, ibig sabihin, ikaw ay tumutulong kay nanay at tatay sa gawaing bahay. Ano pa? Paggalang, ibig sabihin, ikaw ay nagsasabi ng po at opo kay nanay at tatay, pati na rin sa mga matatanda o sa inyong kapitbahay, kung sino man yung makita mo na may edad o matanda sa iyo, di ba? Very good. Ayan yung mga katangian o ugali ng mga kasapi ng inyong pamilya. So, paano nila pinapahalagahan at tinutupad ang mga bagay na ito? Kayo, paano nyo pinapahalagahan at tinutupad ang mga bagay na ito? Okay, so syempre, patuloy nyo itong ginagawa sa inyong tahanan. So, yung pagiging mabuti o may kabutihang pag-uugali, ito ay lagi nyong ginagawa at hindi kinakalimutan. Okay? So, yung pagtulong kay na lolo, kay na lola, kay na nanay, kay na tatay, kay na kuya, kay na ate. Okay, so patuloy nyo itong ginagawa kasi nagpapakita ito na pinahahalagahan nyo ang inyong pamilya. Pinahahalagahan ang pagiging magalang at mapagmahal sa Diyos. So, ito ay isa sa mga katangian nating mga Pilipino. Lalo na sa ating pamilya, pagiging magalang at mapagmahal sa Diyos. So, sa pagiging mapagmahal sa Diyos, paano nyo ito ipinapakita? Okay, magaling. So, sa pamamagitan ng pagdadasal at pagpapasalamat sa may kapal o sa Diyos na lumikha sa atin.
Okay, so gaya ng nakikita nyo sa larawan, ayan. So, ang pamilya ay nagpupunta sa simbahan upang magpasalamat sa Diyos at magdasal. Okay, bukod dyan, nakikita nyo ang bata na nagmamano kay Lola. Okay, kayo ba? Ginagawa nyo rin ba ang mga nasa larawan? Okay, mahusay. Okay, so ibig sabihin, ipinapakita nyo ang pagkalang at pagmamahal sa Diyos. Okay, so kung hindi nyo po ginagawa ang mga ito, so gawin natin o umpisahan na natin gawin ang mga nasa larawan. Okay, sumunod, likas na magalang at mapagmahal sa Diyos ang pamilyang Pilipino. Yes, silikas sa atin ang pagiging mapagmahal sa Diyos at pagiging magalang. Pinapahalagahan o pinahahalagahan ang pagiging matapat. Okay, so paano ba natin maipapakita ang pagiging matapat? Kayo ba ay matapat sa inyong kapwa at sa pamilya? Okay, being honest. Yes. So ano ba ang ibig sabihin ng pagiging matapat? Okay, so ang pagiging matapat ay pagsasabi ng katotohanan o totoo. Hindi kayo nagsisinungaling. So lahat ba kayo ay hindi nagsisinungaling? Very good. Okay, so halimbawa, sa bahay ay nabasag mo ang florera o flower vase. So, ito ay sasabihin mo sa iyong nanay at tatay. So, hindi mo itatago na nabasag mo ang florera. So, sasabihin mo yung totoo kasi yun ang tama. Okay? So, sa una, syempre magagalit si nanay o si tatay. Pero, after that, papatawarin ka ni nanay at tatay at ang mahalaga ay sinabi mo ang totoo. Intindihan? Okay, mahusay. Pinahahalagahan ang pagiging masipag at matulungin. So, ayan. So, ito ay isa sa mga bagay o pag-uugali nating mga Pilipino. Tayo ay likas na masipag at matulungin. So, sa pagiging masipag, paano nyo maipapakita ang pagiging masipag? Okay. Yes, so tumutulong kayo sa mga gawaing bahay. Very good. Lalo na kay nanay. So, tulad ng nasa larawan, okay, tayo ay tumutulong kay nanay at tatay para sila ay hindi mahirapan at para matapos ang kanilang gawain. Ano pa? Pagiging matulungin. Okay, so sa paanong paraan nyo na ipapakita ang pagiging matulungin? Okay, so gaya ng nasa larawan, so tinutulungan ng bata na buksan ang pinto para kay Lola. So, kayo ba, ginagawa nyo rin ba ang ganitong bagay? Okay, yes. So, hindi lang yan. Marami pa tayong bagay na pwedeng ipakita ang pagiging matulungin. So, gaya ng pagtulong kay na nanay at tatay sa gawaing bahay. Ano pa? Pagtulong sa guro kapag may nakita nyo yung guro na may dalang mga aklat or ibang gamit, so pwede nyo silang tulungan. Okay? So hindi lang yan, pagtulong sa ating kapwa, diba? Kapag nangangailangan. Okay? So pinahahalagahan ang pagiging masunurin. Okay, so sa pagiging masunurin, tayo ay sumusunod sa mga sinasabi ni nanay at tatay. Okay, sumusunod tayo sa mga inuutos nila. Next, pinahahalagahan ang edukasyon o pag-aaral. So ito ay isa sa mga mahalaga, pinakamahalaga na dapat niyong gawin bilang isang mag-aaral, ang pahalagahan ang inyong edukasyon o pag-aaral. Okay. So sa paanong paraan? Yes, very good. So sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti. Okay? So kapag nag-aral kayo ng mabuti, pagdating ng araw, makakatapos kayo at makakatulong na kayo kina nanay at tatay.
Okay, so pinahahalagahan ang maayos na kalusugan. So isa ito sa mga dapat nating gawin upang maging maayos ang ating kalusugan, gaya ng nasa larawan, kumain tayo ng wastong pagkain at matulog sa tamang oras upang mapahalagahan natin ang ating kalusugan. Okay, kayo ba? Ginagawa nyo ba ang mga nasa larawan? O baka naman kumakain kayo ng mga junk foods na makakasama sa ating kalusugan? Okay, very good. So, kumain lamang ng wastong pagkain at matulog o ugaliing matulog sa tamang oras. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga batayang pagpapahalaga sa pamilya at ang pagtupad sa mga ito. Tandaan, ang pamilyang Pilipino ay nagtataglay ng magagandang katangian at pagpapahalaga. Bawat kasapi ng pamilya ay may tungkuling ginagawa para sa kanilang mag-anak. Pinapahalagahan ng pamilyang Pilipino ang pagiging magalang, mapagmahal sa Diyos, matapat, masipag, matulungin, malapit sa isa't isa, maalalahanin, mapagmahal, at masunurin. So, lagi niyong tatandaan lahat yan. At ugaliin natin na gawin ang mga nabanggit. So, yun lamang po ang mga bagay kung saan mapapakita natin ang pagpapahalaga sa ating pamilya. Okay, so maraming salamat mga bata at paalam.